nagpakasal kami online. YouTube channel. Ayan. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayo lahat dyan? It's been a while since the last time na nag-vlog ako. So, sobrang tagal na. So, mas madalas akong mag-live stream before. And medyo natigil lang kasi may mga gaganapan nangyari sa aking buhay. Ayan. So, I consider this new vlog as a new chapter of my life. Ayan. So, ayun na nga. So, nakita niyo naman sa title, no, ng ating vlog today. So, how to apply or how to attest a marriage certificate if you are married in Pakistan and you are living here in Dubai. So, paano mag-attest ng marriage certificate dito sa Dubai? So, sa mga nakakaalam na, so, I think, if meron man akong mali sa mga masasabi ko today, you can comment down below, yan, sa comment section to correct me. And, isasabihin ko lang naman sa inyo to, i-discuss ko lang naman based on my experience. Kasi, parang sa tingin ko, I have a very unique experience kasi. So, ayan nga, isi-share ko sa inyo kung ano yung naging process ko sa pagpapa-attest ng marriage certificate ko. So, before that, gusto ko munang mag shout out sa aking mga virtual na kapatid dyan. Of course, si Ate Ana Loracho, yan, si Grace Life in US, si Kuya Cardo, yan, Darwin Theory, si Gabinaki, si Joy Mats, si Chicky Bon, and Ate Jen Gascon, and of course, kay Stephanie, yan. Shout out sa inyo lahat. Oh, lalo-lalo na sa aking mga Filingon family. Yan, na-miss ko kayo. Sobrang na-miss ko kayo. Hindi pa ako nakaka-live lately. So, yan. Inshallah, magbabalik ulit si Christine Tin sa YouTube. Yan. Unti-unti lang. And, ayan. Yan. Shoutout sa inyo lahat. And, thank you so much for everything. Alam niyo na kung ano yun. And kasama ko today ang aking baby. Ayan. Ang aking baby Fatma. Hello. Say hi. Yeah, say hi. Hello. Hello. Look at the camera. Ayan. Ang aking baby. Kasama ko siya ngayon. Akala niya ka nakausap ko siya. Mahilig po siya makapagtsikahan. Ayan. Ayan nga. So, papag-usapan natin kung paano ako nagpa-attest ng aking marriage certificate. So, alhamdulillah. Before anything else, yan, so sabihin ko muna sa inyo, a little story, of course. I have a Pakistani boyfriend sa Dubai, and we get married. Pero, nagpakasal kami online. Why online? Or naganap ang nika namin through online. Nika online ang tawag doon. Siguro maraming nagtatanong kung bakit ano online? Bakit hindi kayo nagpakasal dyan sa Dubai? Ayan, marami ng mga magtatanong dyan. So, bakit? Kasi buntis na ako nung bago pa man kayo magpakasal. Ah, hello bashers! Ayan, mga bashers dyan. You're welcome here. Mag-comment kayo dyan sa baba.
alam ko may magpatataasan ng kilay. Yan, kasi, di ba, knowing na Muslim na ako since 2018, tapos buntis na ako ng ikakasal. So, parang, ano, wait lang. Anyway, ayan, welcome mag-comment yung mga bashers ko. Okay lang. So, ayun na nga. 5 months na nang nalaman kong buntis ako. Kasi naman, te. Medyo chubby-chubby tayo. Normal na kasi sa akin na mataba ako. Medyo, medyo chubby tayo. Yan. At normal na sa akin ang palakain. Normal na rin sa akin ang mahilig sa sweets. Yan, maraming nakakaalam yan. Actually, yung baby ko, pinaglihi ko yan siya sa donut. At there is a specific donut. Krispy Kreme lang. Krispy Kreme lang. Hello, boys. Kuya Darwin, hi. Shout out sa'yo. Ayan. Yes, oo. Krispy Kreme. Ayoko ng Dunkin' Donut. Ayoko rin ng donut sa Carrefour. Ayoko ng kahit na anong donut na nakikita ko. Basta pag nakita ko na yung karton ng Krispy Kreme at nakita ko na yung flavor na gusto ko, which is yung glazed, yun lang talaga ang gusto kong kainin before. Napakahilig ko noon na nakaya kong ubusin yung 12 dozen. What? Ako lang. Yung glazed ha, yung glazed. Totoo yan. Okay, going back. So, ayun na nga. 5 months na ako na nalaman kong buntis ako. And that was October. Then, so, ang nangyari, nag-inquire kami dito sa Dubai kung paano magpakasal. Kung possible pa ba. Ngayon, kinonsult namin yung imam ko. Sabi niya, ang requirements sa pagpapakasal, one of the requirements, lalo na kung magpapakasal kayo sa Dubai court, magdinika kayo, is medical. So, pag sa medical, lalo na Muslim kami pareho, hindi ko lang alam sa ano ha, sa non-Muslim. Pero kasi, ang pagkakaalam namin, kapag parehas kayong Muslim, at buntis na yung babae, they will not allow you to get married. Ganun. Yun ang pagkakaalam namin sa based sa mga tinanong namin. Kasi yung medical, ano na yun, one of the requirements na yun na pagpapasa dito sa Dubai. So aside from passport, from visa, from your Emirates ID, yun ang requirements. So, ang nangyari, nag-advise sa amin yung imam namin na it's either you will go to Philippines or you will go to Pakistan to have your nikah. Then, ayun na nga. Sinabi na namin dun sa pamilya ng lalaki, ng asawa ko. So, sabi nila, ang ginawa ng ano, ang pinagdesisyonan ng brother-in-law ko is, ano na lang, ang plan talaga is pumunta ako ng Pakistan kasama yung asawa ko. What happened was, nauna muna siya sa Pakistan. So, nag-inquire muna siya doon kung paano or paano yung nika online. Actually, ano eh, sinuggest lang din yun sa kanya. Kasi unang muna pupunta siya doon sa ano, sa Pakistan nga, doon sa kanila para sabihin niya to ko sa amin. And then, sinabi niya rin doon sa pamilya niya na ito ka na nga, buntis na nga ako. Ngayon, nag-usap yata sila. Sinabi nila na delikado kung pupunta daw ako doon. And dito rin, yung sinabi ng brother-in-law ko. Kasi nga, kahit na medyo mataba ako, pero halata na yung ano ko, yung tummy ko na nagpuntis ako. So nag-aalala sila na baka harangin ako sa immigration dito, questionin ako. Maano pa ako, ma-deport pa ako. Mga ganun ba, Pakistan? Siyempre, what happened? Yeah, akala niya nakakasok ko siya. Stay there ha, good girl. Ayun. And sinabi dun sa kanila na ano daw,
lalo na sa Pakistan, kapag pumunta ako doon, of course, they will ask me what you're going to do in Pakistan. Turista ako eh. I mean, foreigner ako, napupunta doon. Although, siguro naman, hindi nila mahalata sa immigrations, but then, pag nag-perform na ng nikah, ma-obvious na. Obvious na na buntis ako. So, baka hindi rin kami payagan. So, ang ginawa, since uso naman pala or possible naman pala yung online nika, ganun yung ginawa namin. Ganun yung sinadya sa kanya. So, ayan na. December, yun, na nag-perform na ng nika online. Which is, binigay naman lahat ng mga requirements namin. Yan. Ano na, lahat ng mga kailangan gawin, i-perform. Para rin siyang, tawag dito? Nandyan, kaharap. Pero, ang ginamit yata namin, ano binamit namin nun? Gmeet. Gmeet na, streaming. Na, ano tawag dito? Na online. Ang tawag dito? Basta, yung Gmeet yung ginamit namin para sa video call. Yan, para mas malinaw. Ayun nga, so na-perform na. Ngayon, ang mali ng asawa ko na ginawa niya, bumalik siya dito kaagad sa Dubai. Of course, may trabaho siya eh. So, bumalik siya kaagad dito sa Dubai nang hindi niya napapa-attest yung paper or yung marriage certificate namin doon sa MOFA. MOFA means Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan. Kasi tapos, tinanong ko siya, napa-attest mo na ba yan? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, na-register na daw sa NADRA. NADRA yung parang government something nila doon sa sa Pakistan. So, registered naman siya. Tapos, dinala niya na dito yung marriage certificate kasama ng Nikanama. Nikanama is marriage contract. Wait lang, I will show you. So, ito yung marriage certificate. Ayan. We can see marriage registration certificate. Ayan, meron siyang sealed ng Pakistan Arbitration Council ITC Islamabad. Ayan, sa Islamabad. Marina ba? Ayan, Islamabad. Nakita ba? Ayan, so ayan yan. Ito yung Nikanama. Ito yung marriage contract. So, ayan. Nakalagay dyan yung name ko. Yung name ng father ko. Saan ba? Ayan, daughter of. Ayan. Yun ang father ko. Lahat dyan. Contract dito nakalagay lang. Wala kasi siyang wala kasi English translation to. Urdu. Naka-urdu siya. So, nakalagay dyan lahat-lahat. Yung kontrata namin. Siya yung sino magluluto. Charot. Sino magsasaing. Charot. And of course, yung dowry, nakalagay din dyan, pero in ordo. So, napuksapan yung dowry. Ayan, so, dala-dala niya na to na hindi pa na-attest sa kanila, sa Pakistan. Kasi, pagkakaalam naman namin, diba? Na naman namin, na pwede namin siyang i-attest dito sa Dubai. Akala namin pwede naman dito. So, yun na nga, dala-dala niya na pabalik. Ngayon, di nanganak na ako. Nanganak ako ng March 10 this year, 2022. One of the requirements kapag magpapa-birth certificate ka or bibigyan mo ng pangalan yung anak mo is marriage certificate, which is attested dapat ng UAE government, ng Ministry of Foreign Affairs ng UAE. So, ayan na. Nung pinakita namin itong marriage certificate namin ni Kanama together with the passport and new Emirates ID, sabi nila, ipa-attest muna namin sa Pakistani Embassy. Ngayon, ang lola at lolo, pumunta na ang Pakistan Embassy. Pakistani Embassy. Ayan. Ito siya. Ayan. Yung Pakistani Embassy sa ano yan? Sa may, basta sa Burjaman. Burjaman yan. Nakalimutan ko yung address. Basta sa Borjaman yan. Nalagay ko na lang sa sa description yung niya, yung website niya. At saka yung link niya. Yan, basta ito yun.
Then, nagpunta kami doon. Nasabi nila, asa kay Kinasal? Sabi ko, sa Pakistan po, online ni ka. Tapos, ang sabi, hindi nila pwedeng i-attest yun. Dapat kung saan na-perform yung nika nyo, doon nyo siya ipapa-attest. E di naloka kami, te. So, ayun, pagdating namin doon sa Pakistani Consulate, naloka kami kasi sabi nila, ano daw, kung saan pinareform yung nika, doon din magpapa-attest. E di, nagtanong kami doon sa ground floor, doon sa mga nagpapa-DHL, parang ganun. Kung pwede ba namin isend sa Pakistan, tapos someone will, ano na lang, mag-a-attest. Ngayon, tinanong ako kung meron ba akong entry ng Pakistan. Sabi ko, wala akong entry. Online nga eh. Sabi nila, hindi yun possible. Dapat, it's either you or your husband will go there in Pakistan to do the attestment. Dun lang din na i-allowed nila na i-attest yun. Tapos, meron din nagsasabi. Alam mo yung parang iba-iba na yung mga sinasabi nila. Meron din nagsasabi na tawagan yung advocate or ganun, ganyan. So, ang nangyari is, ano na lang, sabi ko, baka naman pwedeng kaibigan or kung sino na lang ay nandoon na pwede natin ipadala yung paper natin tapos sila na lang mag-a-attest. So, ang unang pumasok sa isip ko yung classmate ko na si Gladys na nasa Pakistan. Nasa Kashmir din siya actually. So, ngayon, kasi sabi ng asawa ko, hindi naman pwedeng ipadala doon sa kapatid niya kasi malayo nga sila, taga Kashmir nga siya. Malayo yung Kashmir sa Islamabad. So, it's 4 hours or 5 hours, parang Manila to Pangasinan din, ganun. So, tinawagan ko si Gladys. Sabi ko, Glads, ganito yung sitwasyon ko, ganyan, hindi pa pala napa-attest. Hindi pala pwedeng attest dito sa Dubai kasi sabi nila, kailangan kung saan tinareform yung nika, dun din daw i-attest. Dun sabi niya sa akin, tawagan mo si Ate Ayesha. Ayan, shoutout sa'yo Ate Ayesha, Ayesha Javed. Ayan, taga, sa Pilipinas, taga Kabungawan siya. At guys, ano ko muna pala. Speaking of Ate Ayesha, ayan, i-ano ka lang din, i-shoutout ko lang din ang kanyang resort sa Kabungawan, ang Rendezvous, yun. Parang gano'n na, so, ito siya, ayan, kanyang resort doon, so, kung sinong gusto magpa-book, ayan, call her and call na lang doon sa number. Ilalagay ko rin sa description yung, ano niya, yung, advertisement ng kanyang resort yan. So, ayan nga, binigay ni Gladys yung number ni Ate Ayesha. Ayan, tinawag ko sa Ate Ayesha, Ate, makikusap sana ako, ganyan, ganyan. You know what, guys? Napakabait niya. Sobrang bait na hindi siya nagdalawang isip. Sinabi niya kaagad sa akin na, okay, isend mo yan, ngayon na. Right away, sinabi niya ganun. Sobrang bait. Sobrang thankful ako kay Ate Ayesha. Yes, anak, wait lang. Ayun. Eh, ina nga. Di, pinadala ko kagad sa kanya. At walang kakabog-kabog or walang kadelay-delay. Siya at ng kanyang anak, pumunta kagad sila sa MOFA. Sa, actually, sa, ano pala siya nakatira? Sa Rawalpindi, malapit lang sa Islamabad. Sa city. Ayan. Pumunta sila sa Ministry of Foreign Affairs sa Islamabad. Pero, ang nangyari, hindi rin sila inallowed na i-attest yung paper namin. Kasi, hinahanapan nga ako ng entry. Sabi ko, how come nahanapan niyo ako ng entry? It's online nga, te. Yun. Tapos, yun yung sinabi sa akin ni Ate Ayesha, nagpunta sila doon, yun ang advice sa kanila na kailangan daw may entry ako. Or, kung wala man lang akong entry, is yung... Ano ba yun? Yung galing sa court, patunay na nagkinasal kami or valid yung kasal namin. Sabi ko, eh, registered naman yung sa NADRA. Eme, ganun yung mga kasalabi namin. So, ayun na, bumalik si Ate Ayesha and nag-usap kami ng asawa ko. So, ang the best advice na nakuha namin is yung advocate.
or yung lawyer, advocate ang tawag nila doon sa lawyer na Pakistan advocate, yung advocate na nag-process or nag-perform ng nika namin or sila yung nag-process ng paper. So kinausap namin siya, tinawagan namin siya, and sinabi niya, okay, I will try kung iaalaw siya na ang magpapa-attest ng marriage certificate namin. Tumatawa yung anak ko. Akala niya kinakausap ko siya. Ay, sige, mag-hello ka na, dali. Hello! Ayan. Mag-hello na siya. Akala niya kinakausap ko siya. Ayan. So, ayun na nga. Tinawagan namin yung advocate at ano, siya yung nagdala ng paper namin sa ano, Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan sa Islamabad. So, pero it takes time kasi nag-Ramadan pa, nag-Eid pa. Ayan, tapos meron yatang ano, tension sa Pakistan because of ano, Imran Khan, something like that. So ayun, it takes time. But alhamdulillah, alhamdulillah, after a month na naghintay kami, na-attest na yung paper namin. At how you will know na attested na siya is kapag ayan na, saan ba? Ayan, May 27 siya na-attest. May 27, 2022, di ba? Ang tagal te. Nanganak ako ng March 10, tapos pinadala namin siya around ano na eh, kasi nag 40 days muna ako bago kami pumunta doon sa Pakistan consulate. So by April 18 ko yata ano pinadala to sa Pakistan. April 18, 20, ganun. Ayan nga, tapos ito, ayan. So malalaman mong attested na siya, meron na siyang sealed ng Pakistan, ayan, attestation stamp. So kita ba, hindi siya masyadong makita. Ayan, attestation stamp, ayan, nakalagay dyan. Tapos siyang QR code. And ayan, ayan, director. Checked by MAMA director. Ayan. So, same din dito sa Nicanama. Meron na rin siyang attestation stamp. May QR code na din. Ito yung QR code ng Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan. And yung ito. Ayan, attestation stamp ng Pakistan. Ayan. Ano naman makita? Ayan. Basta ito yun. So, ayan na. Sobrang grateful and happy ako. Happy kami. Kasi Diyos ko, kapag na-delay ang pagpaprocess ng birth certificate ng mga baby dito, te, nako, problem. Ayan na nga. Ayan. Nung dumating yung paper na ito sa amin, kaagad-agad, pinunta namin siya sa Pakistan Consulate. Pakistani Consulate. Bumalik kami doon at pinakita namin to na attested na from Pakistan, Islamabad. Minister of Foreign Affairs of Pakistan sa Islamabad. So, nakita na nila. Ang ginagawa lang nila is ika-countersign lang nila bago namin maipa-attest sa Ministry of Foreign Affairs ng UAE. So, ito yung countersign only na nakasulat. Yan. Ng Pakistani Embassy, Pakistani Consulate dito sa UAE. Tapos, yung consul, yan, Consulate General, yan, Dubai. Ayan, yan. Ito yung nag-sign. Si Ma'am Miriam Bugti, yan, consul siya. Yan yung seal nila dito sa Dubai. Then, after that, so okay na, it will not take time, napakadali lang. Sobrang saglit lang. So, less than 30 minutes lang ako nandoon. At maganda guys, kung babae yung pupunta. You know why? Dito sa Dubai, sa mga government services, they are prioritizing women. Lalo na yung mga elderly na babae. Ayan. Buta na kagad din ako sa
Minister of Foreign Affairs, UAE. Makatabi lang sila, 3 blocks away lang from Pakistani embassy. So, nadaan natin yung Jordan, you know, embassy. Tapos, Iran yata yun or Iraq. Tapos, yun, sa dulo na yung, ano, yung UAE, Ministry of Foreign Affairs. Magkakatabi lang yun lahat. So, halos lahat ng mga consulate nandoon sa lugar na yun. Basta sa Burj man yun eh. Yun. Ayan, ito na yun. Ito na yung sealed na United Arab Emirates. Ayan, Ministry of Foreign Affairs. Ito na yung sealed nila. At saka yung QR code ng Dubai. Ito din, sa Nicanapa. Ito rin. Ito rin siya. So, ayan. So, ayun na nga. So, at yon ang requirements sa pagkuha ng birth certificate ng baby. So on my next video, I'm going to tell you paano makakuha ng birth certificate ng baby dito sa UAE. Pag pinanganak dito sa UAE yung anak ninyo. Ayan, okay? So, if you have any comments or if you have any suggestion, kung meron man akong na-miss sa mga na-experience ko or meron pa kayong mas alam sa about doon sa pagpapa-attest or do you have questions or anything, you can comment down below sa comment section and sasagutin ko po yan kung ano man yung mga difference sa atin kasi meron tayo iba't ibang scenario eh, meron tayo iba't ibang na-experience, so this is my experience kung paano, or kasi para sa akin parang ang unique, 'di ba? Online. Ngayon ko lang din siya narinig, yung online nika, na pwede na pala at legal na pala 'yon. So registered siya, valid siya. So ayan, that's all for today. On my next video, how to get a birth certificate naman for your baby here in the UAE. Ayan. So thank you all for watching and if you have questions, comments, yeah, just like what I've said, write niyo lang yung comment niyo dyan sa comment section and I'm gonna read it all. I will try my best na mag-reply. And yung mga link ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamabad, ng UAE, yan, ilalagay ko rin siya sa description. Yung phone numbers nila, yan, susulat ko rin doon. Okay? So, ayan. Thank you so much for watching. And, yun ako. Nakatunga na sa akin. And, thank you so much for watching until next video. Okay? This is Christine Teen, always saying, avoid negativity, choose to be happy, and live life to the fullest. Thank you so much. Bye! Ayan. Say bye-bye na. Bye! 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 Say bye! Bye! Bye-bye! Hi guys! Thank you for watching! If you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you will be updated whenever I download a new video or I will go on live stream. Alright, so this is Christine Teen, always saying avoid negativity, choose to be happy and live life to the fullest. Until next video, bye!